Magandang araw sa inyong lahat at magandang araw sa iyo, sweetie. Good morning, Dada, at good morning po sa inyong lahat. Ngayon nga pala ay Sunday at January 16, 2022 at sa oras na? Alas 8 po ng umaga. Nandito tayo ngayon sa may Batangas City. Yes! Yung nakaraang video natin, nasa Cavite, ngayon dito na naman tayo. Ito nga pala nga, kaya nandito tayo mga kabayan sa Batangas City, eh ayon na rin sa ating mga kabayan na laging kasama sa galaan. Dada, i-update mo yung Batangas Bawan Bypass Road dahil yung nakaraang update natin, ay hindi pa tumatagos dito sa may JP Laurel, sa may kahabaan ng, ito nga, JP Laurel, papunta ng Batangas City. Uh-huh. At isa pa, kaya maraming salamat sa iyo kabayan, dahil yung interchange, yung papunta ng pier, tapos galing ng Star Toll, tapos dito nga sa JP Laurel, papunta ng Batangas City, ay ginagawa na yung flyover. Uh-huh. Papakita namin sa inyo mamaya, after nito. Ngayon, nandirito na lang din tayo mga kabayan sa Batangas, ay ikutin na natin ito. Kaya abangan nyo yung part 2, part 3, at 4, 5, abutin pa kaya tayo ng 6. Saan tayo makakarating? Basta ngayong araw, babalik tayo ng Makati. Basta abutin tayo ng gabi. So, okay, sweetie, ready ka na? Yes, I'm ready, Dada. Ready ka na? Let's go! Ayan, nakikita nyo yan. Kasi nung nakaraang vlog natin, hindi pa yan tagos dito sa JP Laurel. Doon pa lang sa looban. Dapat kakana na tayo dyan. Pero mamaya, iikot na lang tayo para dyan tayo papasok. So yun nga, ipapakita namin sa inyo ni Sweetie yung flyover. Malapit lang dito, siguro mga 100 meters lang. Paliliparan natin ng drone ha, ng helicopter, para makita nyo. Ayan, diba? So iikot tayo dyan. Yung pakaliwa, Star Toll yan, papunta ng North or sa Makati. Tapos ito yung pakanan, papunta ng Batangas Pier. At yung padiretso, ayan, siyempre papunta ng Batangas City. So magra-round about lang tayo dito. Dahil po papasok tayo doon sa may Batangas Bawan Bypass Road. Oh, ayan. Diba? Star Toll, papunta ng North or ng Maynila. Galing? Diba? Wala pa yan duty nung Nakabakod lang noon. Ilalagay ko na lang yung link noong huling vlog natin dito. Ayan, bumalik tayo sa pinanggalingan natin ha. Ito yung dating ano ha, dating dinadaanan papunta ng North, yung wala pa yung Star Toll. Dito na siya. Hinto muna tayo dyan at paliliparan natin ng helicopter sa lugar na ito. Dire-diretso na yan. Itong nakikita nyong patiretso na bagong kalsada, yan ang Batangas to Bawan Bypass Road at mayroong mahigit 10 kilometro at passable na ngayon. Itong pinapaningan ng kamera, yan ang papunta ng Lipa Batangas, yan ang kahabaan ng JP Laurel. At syempre itong pinapaningan ng kamera ay kahabaan pa rin ng JP Laurel at papunta ng Batangas City. Ito namang pinupunta ng kamera, yan ang Balagtas sa flyover na sakop nga ng Batangas City. Ilalagay ko na lang yung detalye sa description or yung source. Itong project na ito ay merong budget na 150 million. Itong pinapaningan ng kamera, yan ang Star Tollway na papunta ng North or ng Maynila. Ito namang pinapaningan ng kamera, yan naman ang diversion road papunta ng Batangas Port or Batangas Pier. At ito namang pinapaningan ng kamera, yung padiretso, yan ang papunta ng Batangas City. Maraming
Malaking ginhawa ito dahil ayon nga sa source, halos 5 years na sila nakakapag-experience ng traffic dyan. So ito nga, noong 2020, nag-clearing pa lang sila dyan sa may roundabout. Tapos, noong nakaraang taon, noong 2021, ay binakura na yan noong last update natin. So ngayon nga, 2022, itong last update natin, ayan siya, ginagawa na. So malaking ginhawa yan dahil pagkagaling kayo ng Star Tollway, at papunta kayo ng Bawal, hindi na kayo dadaan sa Batangas City, kakana na kayo katulad niyan. Babaybay nyo lang yung GP Laurel at kakaliwa kayo dito sa may Batangas to Bawal Bypass Road na kung saan ito yung pinupuntahan ng ating helicopter. Ilalagay ko na rin yung buong detalye sa description, pakibasa na lang. Noong last update natin, itong nakikita nyong kanto na yan, hanggang dyan pa lang yung construction. So ngayon, yung pinapalingan ng camera, so ayan na, tagos na hanggang doon sa may GP Laurel na kung saan doon tayo ng intro kanina. Ayan, yung kantong yan, yung last update natin, hanggang dyan pa lang yung construction ng bypass. So, magmula dyan sa may GP Laurel, hanggang dito sa pinapaningan ng camera, padiretso na yan ng Bawal Batangas. Diretso na yan, passable na. Noong 2020, yung ibang part nitong bypass road, passable na. Tapos, noong 2021, ay nag-open na nga ito at pinangunahan ni Secretary Mark Villar ng DPWH. Kaya na-update natin noong May 13, 2021. Yun ang pinaka-last update natin dito sa may Batangas to Bawal Bypass Road. So, balik na tayo sa ating kotse at samahan nyo lang kami ni Sweetie na pasadaan ito magmula dito sa may GP Laurel hanggang doon nga sa may Bawal Batangas. Okay, diretso tayo. At dito tayo mag-start sa siyempre sa Batangas hanggang Bawal. Yes. Kaya tinawag itong Batangas Bawal Bypass Road. Papasadahan natin ngayon at i-review. Hanggang dito lang ito nung nakaraan, Kitty. Kaya yan dito, 'di ba? Doon sa unahan, doon pa natin nakita yung binabaan ng chopper ni Secretary Mark Villar dito sa lugar na ito. Ang ganda na ngayon. Saka yung dumadaan pa noon po konti ngayon, ang dami na. Ang dami no, diba yung alikabukya? Alikabukya? Ay, ito na alikabukya? Ang lalim na. Maganda magpabilis, magpatakbo dito para kita natin yung alikabokya. Alam! Dahil manggo. Di ba may pelikula doon, alikabokya? Kay Dolphy. Dolphy na lang din ang walang sinunod. Oo. Ano lang yan? Tawag doon, tutong na yan. Tingin-tingin ka kung ano na naman, kung anong bago. Alam ko, hindi mo, kung tinitingnan mo, hindi yung bago, yung mabibili na naman dyan sa tabi-tabi. Nakikita ko. Basa mo na naman. Kitang-kita ko sa tagiliran ng mata ko eh. Nililingalinga ka. Tama yan. May kasama tayong kasama sa galaan na yan din ang lagi ang ginagawa. Mamili sa daan at dito kumain. Eh kasi nga, hindi na ka nababalik eh. Sasabihin mo naman, dapat sinabi mo. O, eh kung bumili na tayo, hindi mo lang lampas. Basang-basa mo rin yung sinasabi ko. Mahaba-ba ito. Ito ay, sabi ko nga sa helicopter, ay 10 kilometro pag natapos. Wala na yung bunga, oh! Yung ano, nung sinasabi natin noon, kung paano pitasin yan, di ba ang taas? Mm-hmm. Ngayon, wala.
Okay. Oh, yan na yung baka, oh, yung mga baka na ano po. Lagi mo sinasakyan ito. Wala na ngayon mangga. Ano ba, seasonal ba yung mangga? Depende sa iyo kung magpapabulaklak. May yung iba nagpapaspray yan eh. Para mamulaklak. Nasa San Pascual, Batangas tayo. Oh, nasa San Pascual, Batangas. Oo. Sorry nga pala doon ha, yung kasing unang vlog natin, itong San Pascual pala ay hindi barangay. Talagang bayan. Bayan. Oo. Kaya maraming salamat sa iyo. Eh ngayon kinurit ko na. Station na dito. Wala pa siyang ano, lamp post dito sa gilid. Tingnan nga natin dyan sa unahan ko, nasa gitna pa yung poste. Mayroong poste dyan sa pinakagitna mismo. Isang taon ba natin ito na Wala pa. Lalagay ko na lang sa screen yung last update natin dito. Ang natatanda ko yung daan natin dito. Pumunta tayo ng Lubong, Batangas. Ay, Audrey, maraming part yun. Oo nga pala. Ilalagay ko, punta lang kayo sa playlist ha, ng Batangas tour. Kasi nga, ano, noong una nga, yung huling update natin, dumiretso tayo ng Anilaw. Sa Mabini, inikot natin yun. Ah, malamang may ikotin din tayo ngayong araw. Tama lang kayo ha, medyo malayo-layo yun. At dami mga restaurant oh. Oo, yung nakaraan wala yan. Kaya nga. Eh kasi ito nga ay salip na dadaan ka pa sa bayan. Papunta ng doon nga, sa may Anilaw. Eh dito na. Kaya nga, bilis. Nagtang ano ba yun? Diba lusot ito ng ano, ng limerick? Oh, ah, tama ba ako? Hindi. Ay, ba? Oo. Mali ako ah. Hindi, lusot ito ng limerick. Pag dire-diretso ka na ng oh, ano. Oo, lusot ito ng Tagaytay. Tagusan na yan. Ganun? Oo. Wow. Oo, hanggang Taal, Batangas na. Sana tama ako. Pero lusotan yan. Kasi Taal, Batangas. Oo nga, Batangas. Ako yung naliligaw tuloy ako eh. Tatanong tayo kay Sue. May ano? Kain ang ilabahay ko po talaga. Ay ano lang yan eh. Eh after mga 5 years, daan tayo ulit ito. Ang tagal naman nun. Oo. Kakain tayo dito sa lugar na ito. Huwag na, 5 years pwede naman next month. Ah, ganun ba yun? Oh, next year na lang. Tagal-tagal. Umpisa pa lang ng taon. Ay, siyempre marami pa magtatayo. Abagay. Marami tayong pagpipilian. Ay, tama. Oo, kasi nga. Marami tayong pagpipilian. Diba sabi ko nga after 5 years, marami yan dito. 1 year man lang. Ay, 1 year, mag 5 years. Ah, okay. Oh, nasa ano na tayo? Ano ba? Basa ka dyan kay Navigator kung anong lugar na tayo. San Pascual pa rin. Nag-i-enjoy ako eh. Ano ito eh? Dati nang ano? Ano? Oo, kasi dati na may-ari ng lupa na ito. Kasi tingnan mo, may mga mangga na, may mga tanim na, hiniwa lang itong bypass. Diba? Oo naman. Oo. Oh. Baka hindi mo alam eh, itong lupa ito, nasa ninong mo rin. Ah, hindi naman siguro. Tingnan mo, may mga bakod na matataas. Ha? Ayun, may manggahan pa nga. Oh. May naka, ano, diba? Manggahan, magic parang place. Parang dito na napapansin yung poste. Wala na siguro na tagal. Ah, dito, after nitong daan na ito. Ano nga ba, makikita mo ba itong magkocross tayo sa kanya na yan? Tingnan mo nga dyan kay Navigator kung mababasa niya. Mamaya.
parang ano ito eh, parang hindi makita dyan, sa ano, may navigator. San Pascual pa rin eh. Hindi yung kalsada. Ay! Mataas na lupa? Mataas na lupa! Yung mataas na lupa yan. Nag-spark dyan kayo no, kay navigator? Wala. Wala. Alitagtag San Pascual. Oo, oh, yan ang sinasabi ko. Alitagtag San Pascual. Ganda ng view. Mm-hmm. Yung mga bundok. Tapos yung pinakabundok mo, may bahay ka doon. Ano, mansion? Wow. Parang Marcos lang, ano? Marcos Palace in the Sky. Oo, Palace in the Sky. Grabe talaga. Patay mo pa ng bahay na ganun. Gawa mo pag mayaman ka at maraming pera. Ako magkaroon ko ng lupa sa bundok. Pag-aari mo, di ba? Saya. Ay, yeah. For sale, low. Oo, oh, tao. Diba? 7 acres. Eh, sayang. Katawagan ko sana. Hindi ko nabasa yung video. Pwede natin yan. Naka-record ka na. Wala ka lusot. Dalawa-dawa ang camera natin dyan. Dahil talaga makikita dito pag gumagala eh. Kayo ba? Ayan o, yung building mo, tingnan mo, di ba? Anong ginagawa sa building? Kumbaga, may nagtatayo na ng building. Ah! Di ba? Maganda na yung kalsada nila. Tama. O, ito yung sinasabi natin subdivision no, no? Pasokin daw natin yan. Sabi ng kabayan natin, pasokin daw natin yan. Pwede. Ay, wala pa eh. Hindi ba masyadong develop? Oo. Oo, yan o. Oh. Laki yan. Baka sa ninong mo rin yan. Oo. Ay, oo nga. Oo, oh, wala tayong sticker. Sarado ang gate. Laki ng gate. Pagsawit ng tulay ay bawan na. Ha? Bawan na. Ah, nasa bawan Batangas na tayo? So, di mo, sandali lang. Sandali lang tayo. Dito na. O, yan na, o. Oh. Ayan na yung existing na daan papunta ng Batangas City sa kahit mga sabawan. Makikita natin sa nalimutan ko na, eh. Dito kayo navigator. Ito yung dati. O, yan ang dati. Oo. Pagkagaling ka ng Alitagtag. Diba? Dali. Tingnan mo, basahin mo dito kung ano yung tali na ito. Taal Bawan, yun na nakalagay, Taal Bawan Road. O itong sa bandang kanan, ayan na o, tanggal na yung mga bahay, kaliwat kanan. Ganda na. O diba nung nakaraan, tinamaan natin mga bahay na yan, giba na lahat. Pagdating doon sa baba, doon na tayo magtatapos. Hindi natin napansin yung poste doon sa bypass. Wala na. Oo, malinis na. Eh. Tinanggal na. Oh. Diba, Catalina Lakeshore? Ang banda-banda. Ayan yung mga bahay dito noon na tinitibag nung huli nating update bago tayo pumunta ng Mabini sa may Anilaw. Pero yung poste na iwan pa sa gilid. Ganon din ang sabi ko sa iyo sa bypass. Sabi mo, napuna mo. Bakit wala yung poste? Na. Diba? Naubos na. Kaya nga, sabi ko, tatanggalin din niya. Tignan mo ngayon, wala na doon sa bypass. Oh, hindi ka lang yung natitira doon. Ito, nalalagay na, oh. Banda na. Takyas din ang mga grahe dyan. Oh, no? Mm-hmm. Parang yun doon sa may Santa Rosa, Tagaytay Road. Diba? Mm-hmm. Malinis na. Ganda na siya. Sana yung kuryente, nilagay na nila sa ilalim. Ano, para malinis. Ko alam. Maghuhukay na naman sila dyan sa ilalim. Ganda o. Tingnan mo. Oh, yan o. Yan. Mabahay na yan. Natatandaan ko yan. Eh. Backlash yan. Mm-hmm.
Ito na, nasa kanto na tayo. Pagpakanan, papunta ng Anilaw, na kung saan doon tayo pumunta. Pumunta noon, at syempre, kakaliwa tayo papunta ng Batangas City. Parang alam na nila kung saan tayo pupunta. Sinabi mo na eh. Di pa. Papunta pa lang. Okay. O siya. Sige, dito na tayo magtatapos. Okay, sweetie? Thank you, Dada. At sa inyo pong muli, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ni Dada. God bless us all. Bye for now. Maraming salamat ulit sa iyo, sweetie. At siyempre sa inyong lahat, mga kabayan, nakasama lagi sa galan, kainan, at kung ano-ano pa. Okay? Sama lang kayo ha, dahil sabi nga namin, maraming part ito. So, bago tayo pumunta sa susunod nating content, shoutout portion na tayo. Happy birthday to Wendy Castañeda on January 20 of Yucca Valley, California from husband Carlos and daughter Eliza. Shoutout kina Nelwin at Gemma ng California at sa Almarines family ng San Vicente Binyan, Laguna. Happy birthday to my husband Tomas Chavez from Jenna Chavez and family. Shoutout sa Ilaw family ng Bulacan. Belated happy birthday kay Amy Martinez Chavez ng Calamba, Laguna. Happy 30th birthday to my daughter Marianne O'Darby on January 18 from attorney Manny O'Darby. Shoutout sa mga taga San Jose, Batangas, lalo na kay Alex Hernandez. Shoutout kay Fidelina Buena ng Tracy Martinez Cavite. Shoutout kina Counselor Mike Herrera Jongko at kay Grisel Jongko. Shoutout kay Ethel York of South Carolina, USA. Shoutout sa mag-ina ko na sina Jane Villanueva at Eloisa May Villanueva from Recon Villanueva. Shoutout sa hubby ko na si Emil Bayan from Sheila Bayan. Shoutout sa misis ko at anak na sina Angelo, Angela, Anciolo ng Doha, Qatar from Mark Joseph. Shoutout kay Roy Sguera from Ana Jacinto. Shoutout sa misis ko na si Nes Bongon at sa mga anak na sina Ruben, Oni, RR at Onel at mga apo na sina Gwen at Jaya at manugang na si Janet at my love from Bernie Bongon. So yun, shoutout sa inyong lahat at happy birthday sa lahat ng mga celebrant ngayong month of January 2022. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye for now!